21 baboy at biik ng isang backyard racer sa Malolos, Bulacan ang namatay sa loob lang ng 3 araw. 3 sa mga baboy ang inilibing kanina. Ayon sa backyard racer, ilang araw nang nanghihina at hindi kumakain ang kanyang mga alaga hanggang sa mamatay ang mga ito. 10 pa sa mga alaga niya ang nanghihina. Kahapon nagpunta na sa lugar ang mga taga Department of Agriculture Region 3 para kumuha ng sample ng dugo ng mga baboy. Ayon sa may-ari, inilibing naman niya ang mga baboy sa hukay na may git-anim na talampakan ng lalim at sinemento ang ibabaw nito. Ayon naman sa kapitan ng barangay, naiulat na ang pagkamatay ng mga baboy sa veterinary office ng Malolos. Nagbigay na raw ang Department of Agriculture ng gamot at bitamina para sa mga may sakit na baboy. Panawagan ng barangay sa mga hog racer, huwag itapon sa sapa o irigasyon ang mga namatay na baboy. At kaugnay po sa mga namatay na baboy sa Malolos, Bulacan, makakausap po natin ngayon si Malolos Mayor Gilbert Gatchalian. Magandang hapon po, Mayor. Si Lala Rocky po ito. Magandang hapon po, Ma'am Lala. Oho. Marami na po tayo mga kaso ng mga baboy na namamatay ngayon sa inyong lugar. Napasuri nyo na ho ba yung pinakahuling namatay na baboy? Yes, ma'am. Based doon sa mga nakuha nating samples, pinadala po natin sa Department of Agriculture at sa Bureau of Animal Industry. Katuwang po ang provincial veterinarian at saka yung city veterinarian po natin. Nakapasa na po yung samples po. Oho. Pero wala pa hong resulta? Ano na hong balita? Yes, ma'am. Ipapadala pa daw po ito sa ibang bansa para magawa po yung testing po. Mm-hmm. Ano hong ginagawa ngayon nyo dyan sa Malolos, Bulacan? Lalo na ngayon, may andami hong talaga ng mga nangangamatay na. At saka yung sa issue po ng African swine fever, paano po ang pagbabantay na ginagawa natin sa mga babuyan po ngayon sa lugar nyo? Ma'am, pinapaikot po natin yung mga staff natin mula sa City Veterinary Office and nagmamonitor po sila ng kalalagayan ng iba't ibang mga nag-aalaga ng baboy sa lungsod ng Malolos. Oho, pag namatay po at may posible na ASF, binabantayan nyo rin ho ba para matiyak? At sino hong gumagawa o tumutulong ho ba kayong LGU para ho ilibing? Kasi may proseso ho ang paglilibing ng mga nangamatay na baboy na possible may ASF. Yes, ma'am. Together with the provincial veterinarian at saka po yung ating city veterinarian po, may sinusunod po tayong mga procedures sa paglilibing po ng mga baboy. Oho. Nasusunod naman ho ba ito? At yes, namomonitor. So far, naikot nyo na ho ba lahat? Meron ho ba as of now na mga may hinihinala na dahil nanghihina ang kanilang mga alaga? Yes, ma'am. Iniiwanan po natin sila ng mga contact details ng ating mga veterinarians po para kung sakali na mayroon po silang mga suspetsa sa pagkakasakit ng kanilang mga alaga po ay kagyat na matawagan nila ang aming mga veterinaryo. Oh, as we speak po, sir, kasi meron ho, Mayor, na ito, sa loob lang ng 3 araw, may nangamatay na 21. Ngayon po, meron ho bang lumalapit uli sa inyo o meron kayong koordinasyon sa DA na maaaring meron pa hong ganitong problema ng mga hog racers dyan? Yes, ma'am. Itinawag na rin po namin sa provincial veterinarian at saka po sa regional office po ng Department of Agriculture yung mga sitwasyon. So, nadadagdagan po ang bilang habang tayo nag-uusap ngayon? Hindi ko alam sa ngayon. Pero yung latest kanina is yung nakita po ni Ma'am Maris Umali doon sa barangay ng Santor po. Oho. Kasama po yun doon sa ibinilang niya kanina. Okay. Dahil po sa nangyari ngayon, nagpapatubad rin ho ba kayo ng checkpoint o ban sa mga pork products? Since last week po ay nag-istasyon na po tayo ng 11 checkpoint sa lungsod ng Malolos sa lahat ng papasok at palabas po just to monitor lahat po ng mga sasakyan na may kargang mga alagang baboy ay tinitingnan kung may sapat na dokumento para masiguro na ligtas po yung kanilang mga itinatransport na mga baboy. Oo, panghuli na lang po kung meron kayong datos, gaano kadami ang mga hog racers sa inyong lugar? At kung sila po'y naapektuhan itong ASF, meron ho bang proyekto o maaring ayuda na maaaring ibigay ang inyong ang LGU? Sa eksaktong bilang, ma'am, wala pa kami nung eksaktong bilang. Pero doon sa tulong po, nakikipag-ugnayan na rin po kami sa Department of Agriculture para doon sa pwedeng ayuda. At gayon din, nagpopondo na rin po ang pamahalang lokal para sa pagsisimula muli ng mga naapektuhan nating mga kababayan. Okay. Yan po muna. Maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat din po at magandang hapon po sa inyo. Malolos Mayor Gilbert Gatchalian.